Kumusta mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. Okay, so mga idol, i-share ko lang sa inyo yung ano natin, magiging sample setup natin dito sa ating sub-processor. Ayan, so ito po. At ito na rin yung bago nating module na dinesign ko for hanggang apat na crossover mga idol. Ayan o. So natapos ko na to. May cover na siya. So puting-puti. Ayan. Kulay puti yung case natin. Ayan, so ito po yung magiging setup natin. So kulang tayo dito ng equalizer. So meron pa tayong equalizer dito sa taas. Tapos ito mga crossovers natin. So tatlong piraso. Pag makabudget, dagdagan natin. Ayan. So okay na ito. Pag ganitong klaseng setup sa ano, ipapakita ko naman sa inyo yung magiging connection natin dyan sa likod kung paano natin ikabit. Okay, so sa gustong umorder ng module natin para dito, PM nyo lang po ako sa aking Facebook account. So meron tayong link dyan sa description sa baba mga idol. And kung gusto ninyo umorder ng crossover, ganitong klaseng crossover, 223XS, so pwede ko rin kayong i-cater mga idol. So ang halaga ng crossover na ito ay nasa 2,800 po mga idol. Yung ating module 3,000. Mas mahal pa yung module kaysa sa ano, sa crossover. Okay, so medyo mahirap din kasi gawin yung module mga idol. Okay, ayan, so crossover, PM lang po sa may gusto o murder. Ayan. So tusunra po yung brand natin na crossover. So kung gusto ninyong mga DBX, so maghanap na lang kayo ng mga crossover na DBX. Kung gusto ninyo talagang DBX yung inyong orderin or gagamitin. Sa akin kasi ito lang po yung makakaya ko. Kaya ayan, tatlong piraso yung nabili ko. Okay, so ano pa? Ayan. Okay, so kung gusto ninyong set talaga mga idol na processor sa, pwede ko rin kayong bentahan mga idol. Siguro nasa nasa 10k siguro yung abotin pag set na processor module para sa sub. So bali meron siyang equalizer, so module, at saka ito, tatlong crossover. So sa equalizer, so yung price niyan siguro magche-change pa yan, depende sa ninyo sa equalizer na request. Pero kung sa akin lang, yung standard ko lang, eh siguro nagre-range sa 10,000 yung isang set ng processor sub for battle setup na po mga idol. Yan. So ganito kasi yung style ng mga setup ng processors para sa sub ng mga Team Turbo at Team Stroker. Kung makikita ninyo yung Team Turbo, 'di ba? Every frequency, mid, high, low, iba-ibang rack. Iba yung processor na ginagamit nila. So ayan, so ito na po yung natin, yung magiging setup din sa ating sub processor. So konting na lang po mga idol, konting hintay na lang po. Hopefully baka next week makapag setup na tayo at makatesting din natin to. No, kasi paparating na yung mga speakers ko para sa mid high. So makumpleto ko na, so para at least makatesting tayo full set. So kahit mag 4x4 lang po tayo mga idol. At syempre madidemo ko rin sa inyo itong bago nating module. Itong sinasabi ko na so dapat sa ganitong klaseng module mga idol, yung inyong crossover dapat merong dito sa likod. Ito, makikita ninyo. Yan, SAM. So dapat meron yan. Okay, para ma-SAM ninyo. So pag naka-SAM, naka-activate yung SAM, dito na kayo kukuha sa kabilang channel ng kanyang output dito. Yan, yung pangalan naman dyan na low SAM. Yan. Yan, okay. Yan.
Okay, so ayan po mga idol. Magandang tingnan naman, no, pag ganitong klaseng setup natin sa ating processor. Ayan. Ayan. So kahit di naman original yung crossovers natin, pero kayang-kaya naman siguro ibigay ito yung performance ng mga original processors. So titingnan na lang natin yan pag na-setup na natin mga idol. Ayan. So yung ano ko dito, yung frequency range natin dito, yung cutoff natin, itatry natin dito sa ano, 140 yung magiging cutoff natin. So pag nakasama mga idol yung inyong frequency cutoff dyan, ay dapat the same sa channel 1. Yung channel 2 ninyo, the same yan. Yung pH ninyo, pareho yan. Walang ano niyan, walang tawag dito, maglilihis. Tapos yung mga ano ninyo, gain, volume, the same din yan yung pH. So walang nag-overlap sa kabilang channel o ano, para the same yung signal na ibabato ng ating mga crossovers, tatlong crossovers natin. So sa tatlong crossovers natin, dito na yan magkoconnect sa ating module. So 6 to 9 connector dito mga idol. So meron akong share sa inyo na ano, meron akong i-share sa inyo na connection diagram pag bumili kayo ng ganitong klaseng module. Ayan. So sa price mga idol ng module natin, hindi nagbabago, nasa 3,000 pa rin po yung kanyang presyo. Okay, so bakit ganitong klaseng crossover dapat yung gagamitin? Kasi si 2, 3, 4 meron siyang ano eh, low, mid, high talaga yung kanyang frequency. So kung sa sub natin gagamitin, pagiging ano lang yan, useless yung ibang frequency. So dito nga useless na yung high output natin eh. Magiging useless na to. Yan. So useless na siya. So kaya ito lang yung dapat gagamitin natin ng model 2, 2, 3. Okay, ayan sa mga idol ha, kung gusto ninyong umorder talaga sa akin ng crossover, just PM na lang po sa aking Facebook account. Meron tayong ano niyan, ibibigay sa inyo ngayong klaseng crossover. Okay? Ayan. So, ang ganda rin ng ano nito, ang laman ng crossover na to na ano ko na, na-share ko na sa inyo, napakita ko na sa last vlog ko. Kung ano po yung laman ng crossover na ito. Okay, so ano pa mga idol, so ayan na lang po. Abangan na lang yung magiging ano natin, demo for setup sa ating processor sub. Ayan, so maraming salamat mga idol. Hanggang dito lang muna yung update ko sa inyo.